Ang mahalaga nakita natin na gumagana na siya, nabuo na siya. Yan. Okay, guys. Guys, meron tayong i-refer ngayon ito. Ito yung ginagamit na speaker dun sa mga computer. Yan, dalawa siya. Bali, ganito guys, ang nangyari dito, yan, may power naman siya. Yan, pero hindi siya tumutunog. Ibig sabihin, wala siyang tunog nang nanggagaling sa computer pag sinaksak mo. Pero yung on niya, yan, good naman siya. Kumbaga, hindi naman siya sira. Ang gawin natin, i-re-repair na natin to. Maklasin ko muna. Yan. Ayun guys, oh. Kung makikita nyo mayroon ditong wire na putol. Naputol siya. Pero ito ay papunta sa kabilang speaker. Yan. Pero hindi yun yung issue natin. Bali, talagang wala siyang sounds. Ngayon guys, ang gagawin ko, tatanggalin natin to. Yung pinaka board nya. Ito. Kasi dyan tayo magto troubleshoot. Dyan natin nahanapin yung problema nya. Ngayon ang gawin natin guys, test ko muna yung mga parts niya. Tingnan natin yung parts. Ito. Yan. Sisimula natin itest lahat yan. Yan, ito yung switch. Ayusin ko lang. Yan, ito yung speaker. Ito yung gagaling dyan sa board. Tapos, yan. Makikita nyo dito guys, meron siyang yan, diode. Tapos yan, sa likod siya, papunta siya ng galing sa transformer. Tapos yun yung mga pupuntahan niya, papunta na siya ng switch. Yan, yung makikita nyo volume control. Yan, transistor. Yan, check natin yung mga yan kung hindi pa rin tumunog. Yan, mga kapasitor. Ang switch niya, tapos ito nga yung volume control. Pero ang gawin natin guys, check ko muna tong volume control. Tingnan muna natin to kung walang sira, kung ito muna troubleshoot natin. Tapos pagka good siya, ngayon ang gawin ko, i-test natin naman tong iba, yung mga maliliit na parts pa. Yan, pero dito muna tayo magpo-focus sa volume control na to. Ang gawin natin, set ko tong tester sa times 10. Yan guys, okay na yan. Kaya sa times 1 hanggang times 1K, okay yan. Wala namang problema yan. Ngayon ito nga, may idea naman tayo ito paano, kung anong troubleshoot natin. Kaya unahin muna natin itong potentiometer. Okay guys, yun guys, gawin natin, test na natin, troubleshoot na natin yung sa may potentiometer o yung volume control. Ngayon ang gawin natin, test ko muna ng tester. Subukan muna natin i-test ng hindi nakakabit bago natin siya baklasin. Kung anong makikita natin, kung may makikita yung problema, ang gawin natin, babaklasin na natin. Yan guys, kung ito naman yung ano niya, problema niya, napakadali lang. Maga hindi naman siya mahirap gawin. Yan. Gawin ko guys ngayon, i-test ko na tong potentiometer. Bali, itong kabilang dulo ng potentiometer tsaka yung nasa gitna,
ilalagay ko tig isang probe ng tester. Yan. Dapat pag pinipihit mo siya, dapat yung tester niya pipitik. Kumbaga may movement na manggagaling sa tester. Yan, ngayon ito nakikita natin to guys, wala. Walang pitik sa tester. Yan. Kasi magka-connect siya, pag pinihit mo sa kabila, magkakaroon siya ng resistance. Tapos itong kabila, ganun din. Pag sa kabila naman, yan, tulad ng guys, nilagay ko naman sa kabila, kabilang dulo, kabilaan. Basta yung gitna, nandun pa rin siya, hindi mo siya lalagyan, aalasin yung isang tester, dapat nandun. Tapos yung kabilaan dulo lang yung tetest mo, yun. Ngayon guys, wala talagang movement na nanggagaling sa tester. Siguro guys, itong potentiometer na to, napakalaki ng posibilidad, nasira talaga siya. Ang gawin natin, ito muna yung papalitan ko muna. Ang gawin ko, baklasin ko muna itong potentiometer na to, kasi malaki ang posibilidad na sira siya eh. Kung magandang tinis natin sa board, hindi siya, kumbaga wala siyang resistance na nababasa. Ngayon ang gawin ko, baklasin ko, tanggalin ko dito sa board na to para mas makasigurado tayo. Tapos pagka ganun pa rin yung sira niya, palitan na natin siya. Pag talagang na-confirm natin na sira na siya. Okay guys, tanggalin ko muna siya sa hinang sa board niya. Yan. Okay, itong potentiometer na to, yan. Tanggal ko na. Ang gawin ko, i-test ko siya ngayon nang nakalabas. Kung magandang wala sa board, nang hindi siya nakabit. Tapos meron ako dito isang potentiometer na bago. Talagang may mga stock talaga akong mga pyesa. Ano, pag sakaling mag-repair ako, meron akong pamalit na agad. Yan, ito yung bago. Ito yung isa. Ngayon ang gawin ko, i-test ko muna itong yung binaklas ko. Nasabi natin nung tinest natin sana may problema. I-test ko muna siya. Tingnan natin talaga, i-confirm natin kung talagang hindi siya gumagana o sira na. Yan, bali yung tester nakaset lang sa times 10. Tapos yung isa, lagay sa gitna. Tapos sa dulo, yan. Ngayon pag pinihit ko yan, dapat may resistance. Ngayon wala guys, wala siyang binabasa. Itong kabila, ganun din. Yan. Ibig sabihin, ang laki ng posibilidad na sira talaga tong potentiometer. Ngayon guys, itong isa, yung bago, test ko. Makikita nyo to, yan. Habang dahan-dahan ko siyang pinipihit, yun. Nagkaroon siya ng resistance o pumalo yung ating tester. Tapos, para naman ano, makita natin kabila na good siya. Yan. Ilipat lang natin, tapos pihitin uli natin. Yun guys, kung makikita nyo, yun, nagana siya. Yan. Okay, itong potentiometer to, good. Ngayon itong gawin ko, ikabit ko sa board. Siya na yung ipapalit natin kasi nakita naman natin na sira talaga yung isang potentiometer. Yan guys, okay. Tapos ang gagawin ko, hinangin ko na siya para matesting na natin kung tutulog talaga siya. Yan.
And guys, ngayon nakabit na natin yung potentiometer na bago. Ngayon, ang gagawin ko, i-test muna natin siya na nakabukas. Kumbaga, hindi ko muna siya ikakabit o yung bubuin ba. Kasi para malaman natin kung talagang buo na siya o wala nang problema. Kasi baka mamaya mayroon pa siyang issue. Kaya hindi ko muna siya sasara. Ngayon guys, ang gawin natin, ito na, nabuksan ko na siya. I-test na natin. Patunugin natin yung ginawa nating speaker na para sa computer. Yun guys, ito narinig nyo, meron na siyang tunog. Kumbaga okay na siya. Kumbaga naging problema niya lang yung potentiometer. Yun lang talaga yung naging mga issue niya, kaya hindi siya tumutunog. Yan. Yan, tingnan natin yung ano, tunog niya. Malakas naman siya. Yan, kumbaga okay naman siya yung tunog niya. Kaya lang kasi siyempre pag sobrang lakas din, nababasag din yung speaker na yan. Kumbaga hindi naman siya ganun ka ano yung speaker, mga katibay or kaganda yung ano niya. Pero kumbaga pang computer, okay na siya. Tapos itong isa naman, itetest na rin natin to dito sa board na to. Yan, makita ninyo. Yan, itest ko rin yung isang speaker na eto. Kabit ko muna siya rin dito. Kung sumuhan ko, baka mamaya naapektuhan siya. E di, kaya kailangan subukan din natin. Bali, hindi ko muna siya ipifix. Makikita nyo guys, yan, ganun muna siya. Ikakabit ko lang siya sa umaga, itatap ko lang siya ng naka, hindi pa siya babalutan. Kumbaga wala namang ano yan, wala namang kuryente siya, okay lang yan. Baga negative lang din naman yan eh. Ayun guys, kung marinig nyo, medyo lumakas siya. Ibig sabihin tumulog na, wala na tayong problema sa speaker niya. Kumbaga 100% na buo na siya. Ngayon hindi ko na siguro pakakikita sa inyo yung paano ito ibalik. Ang mahalaga nakita natin na gumagana na siya, nabuo na siya. Yan. Okay guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Thank you sa panonood.